Ramdam ko, di ba kinomfort kita doon? Tapos ending, baka feeling ko magkakagusto kay Hector. Bagay din naman ka. Kawawa ko naman, baby. Alagaan kita. Wala pa, nabugbog na siya. Hindi ko nakalimutan yung kabutihan na ginawa mo sa akin. Sorry. Ah, ang hirap-hirap na yun. Sorry. Good morning, mga ka-freshness! Bala ko palang mag-idlip. Ito, ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo. Yung pagmamahal at pagsusuporta niyo sa akin ay continuous lang. Sinusubaybay niyo yung journey ko. Nung last upload ko, hindi ko pala alam. Recurring role pala ako. Meaning ng recurring role, ibig sabihin, bilang isang doktor, so kapag kailangan ako, anytime pwede ako tawagan. Thank you nga pala sa Kapuso Network, kay Attorney Madam Annette Goson, kay Miss Joy Marcelo, kay Miss Jan Navarro, and the Sparkle Family. Ayan, thank you so much for the opportunity. Mahirap kasi multitask pala. Hindi lang din pala ganun kadali magtrabaho ng bilang isang artista. At ngayon ko lang naintindihan si Herline na sobrang pressure din. On my part, pressure number one, parang ako'y nakukulangan sa energy ko nung first day nakita ko. Parang meron akong moment na stuck up. Kaya parang may post ako na parang sinabi ko, oh, tawagan mo na lang ako sa number ko. Kung kailangan mo ako, tawagan mo ako sa number ko. Tutulungan kita. Ever since hanggang guesting lang ako, interview, game show, at saka pageant. Siyempre, proud din ako before. So, ngayon naman kasi is teleserye at hindi ako extra ha. Malaking bagay din yung recurring role. Ibig sabihin ng recurring role, pinababalik. Sobrang clueless, baka mamaya. Ang story pala nun eh, nung day one, nagpakilala ako, binigay ko calling card ko, parang ako yung instrument ulit ni Herline, ako yung makakatulong sa kanya. We're in real life at saka dito sa palabas, parang hindi rin nagkakalayo. No? So, sa akin naman, sa part ko, baka mamaya may twist ang storya. After ko ng taping namin noon, pag uwi ko, ibinugbog na si Herline. Doon naman siya nabubugbog sa bugbog scene naman. So, sa part ko, parang feeling ko bilang doctor, ngayon ko siya siguro mamimit. At ngayon ko siguro siya gagamutin. Ngayon ko siya mako-comfort. Hindi ko alam, baka may twist. Baka mamaya, kailangan pala ang role ko is, mafo-fall ako doon sa jowa sana. Pero, sana teleserye. Sana, ano lang yung hanggang sa palabas lang, wag baka may impression ng tao, talo-talo to, no? Hindi naman ako magtatalo kasi anak-anakan ko si Herline. So, ako on my part is sobrang clueless ako kasi hindi ko alam yung buong story ng Black Rider and nakakatuwa kasi syempre, first time ko lumabas sa teleserye is prime time pa talaga. Sili nga sinabi sa akin kung kailan ilalabas eh, biglang nung lumabas, ang dami nagtatag sa akin, nakita daw ako, very normal naman daw yung acting ko. Pero to be honest, kung talagang nasa entertainment industry ka, mas gugustuhin ko yung hayop ka! May araw ka din! Mabubunok ka rin sa impyerno! Exposure-wise, thank you sa opportunity ang Kapuso Network na guest po ako and kahit hindi ako jortista talaga pero on my part is exposure pa din so hindi ko na yung nahabol yung PF. Better na lang kung ano na lang galing sa puso ng production kung magkano ibibigay. Pero with that, ibinibigay ko kay Herline yung lahat ng PF. Yung ginagawa ako. Kasi syempre, in my own little way, tulong ko pa rin kay Herline yun kasi love ko naman si Herline at hindi naman mawawala yung pagiging mag-mima kami and excited ako dito pang sa pangalawang balik ko. Ayun, nag-ibang look naman ako kasi nung message niya sa akin, ako si Doc Wilford, ang gwapo ng doktor. Suportahan niyo yung Black Rider ha kasi kahit na hindi ako masyado nanonood ng TV, never ako nagkaroon ng acting workshop, pero naitatawid naman natin. Suportahan natin yung Black Rider dahil mataas pong ratings nila. Nakahilera ka sa mga kilalang batikan na artista. At ngayon ko lang din nararamdaman yung mga kinukwento ni Herline sa akin. Malalaking tao yung mga nakakasama ko. Parang nandun yung pressure. Ngayon, nung sa akin yung first role ko,
sihipon ka agad ang ko, kabatuhan ko. Ako may konting pressure na iniisip ko, pati ka ng kasama ko. Napakahusay din ni Hipon. One take lang din siya. Ako rin naman, kahit maiksi ang role ko, sobrang proud naman ako na medyo mabusisi ang production. Ngayon ko lang din pala nalalaman, ganyan pala ang mga teleserye, lalo na yung mga mahabang teleserye, no? Grabe, no? Talagang pigang-piga ang mga director doon, no? Yung mga iniisip nila. Just imagine, napasok niyo pa ako sa dami-daming pwedeng ipasok. Napasok niya pa ako. Hindi ko rin alam yung buong storya. Parang kung ano na lang yung binigay sa akin yung sequence, kailangan aalamin mo na lang. Sa bawat tinatahak natin ng mga gusto natin mangyari, minsan hindi natin ma-expect na darating pala siya. Malapit na ako mag-50, sika freshness, hindi ko pa alam ngayon pa ako sasabak sa teleserye. Linag ko lang to kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung anong feeling ng isang artista. Sa part ko bilang vlogger is sobrang masaya na ako dahil marami ako napapasayang tao. Naging edge ko is syempre pag may nakilala, may nakita sa akin sa labas, ay vlogger to, ano, pwede pa picture, mamshi. So sa akin is malaking bagay yun. Nakaka-overwhelm lalo na sa mga followers na nakaka-recognize sa'yo. Sa mga followers na pag nag-post ako every time sa Facebook na laging nagugulat sila, nagre-react ako, nino-notice ko daw sila, malaking bagay sa part nila. Siyempre, para sa akin, malaking part din yung in-effort ninyo na mag-comment. Yeah, gusto ko lang i-share sa inyo yun na sa bawat comment ninyo, hanggat may oras ako, nagre-react ako in my own little way. Kasi kapag re-reply ko pa isa-isa, abutin ako ng siyam-syam. Thank you, Kapuso Network, at supportahan natin ang Black Rider. Abangan ninyo ang next scene ko at kaganapan ko. Kagabi lang sila nag-message sa akin na meron daw kaming call time this morning. Sabi nila, maghanap mag-ready daw ako ng 5 long sleeve. So, ito yung outfit na rin-ready ko. Sa mga tao naman nag-comment sa akin na, oy, artista ka na. It's a privilege. Nakaka-overwhelm yung mga message nyo sa akin. Siyempre, si ka-freshness. Siguro, ilalagay naman ako ni Lord sa ibang path para mas marami akong makakatulong na tao. This is another new venture for me and sobra akong grateful and thankful sa lahat ng blessings ibinibigay sa akin. Tapos, ito nga pala, ayun. Siyempre, nakikita kami ni Herlin. Ito, may gift ako sa kanya, yung emotional intelligence. Ayun, gusto ko sa kanya magbasa siya ng English. So, napag-usapan namin. Try and try. Malay mo. Basa-basa lang siya. Kahit hindi niya maintindihan, basahin lang niya ng malakas, sabi ko, para pag in-enroll ko siya ng speech power, madali na lang niya mai-adapt lahat yun. So, ito, highly recommended tong emotional intelligence na to. Kasi, syempre, hindi lang pang artista yung mga gamit. Ito, magagamit mo pang araw-araw. Ayan, so, binili ko to kasi limited edition lang to sa National Bookstore. Sabi ko kay Herlin, dadalang kita, aralin mo yan. Sabi niya, okay. Excited na si Doc Wilford Bernardo kung anong kaganapan ng bilang doktor. I-comment nga ninyo below kung pa-hard ba ako, malambot, kailangan ko pa ba mas ano, dapat ba maglalaki ba, mag-acting ba ako lalaki, o gusto na ninyo ganito na lang ako. Comment nyo yan ha, kasi gusto ko makita yung mga opinion nyo sa aking acting journey ko dito sa Black Rider, ayun. And artista na po. Welcome to your first teleserye. I love you. I love you, Mima. Ayun, let's go, let's go. Punta tayo dun sa kabilang ano. Oh, hi. Good morning. Yes po. Naku, dati po ko kita pinanonood po. Hello, good morning. Ay. Maureen, lala sa pagkakas. Nahiya tuloy ako bigla. Ayun. Opo, si Yulok. Sinamanood ko yan. Diyos ko, babatikan to, no? Nice to see you. Hello po. Okay lang, ibugbog mo yan. Parang ramdam ko, parang may twist itong palabas. Ano? Hindi kaya, di ba, syempre, binugbog ka. Tatay pa lang. Hindi. Hindi. Ramdam ko, di ba kinomfort kita doon? Tapos ending, baka feeling ko magkakagusto kay Hector. Bagay din naman ka. Kawawa ko naman, baby. Alagaan kita. Wala pa, nabugbog na siya. Pwede bang, bagay ba kami? O mas bagay sila? Sino mas bagay? Okay, may tatanong ako sa'yo. Sino pipili mo kung sa aming dalawa? Ha? Eh, ikaw na lang. Yan? Wala ka makukuha dyan. Puro ampaw nga yung hangin lang yan eh. Sino pipili mo sa aming dalawa? Ha? Sino pipili mo sa aming dalawa? Si John Lee. Ikaw pipili nun? Wapo? Wapo si Hector? Baka gusto mo ako mag... Gwapo mo naman. Galing ako sa bugbog mo. Nalulumbay ka. Matatakbo pa pala. Buo.
Ay, sa mga kunwari, may magkakunta pa, ano, dali mo, workshop. Ayan, kay OG, o kaya kay, ano. Sa'yo? Alam mo, nakakalimutan. Hindi na ako nagtuturo, eh. Hindi ka nagtuturo? Si Kuya Mon Conciado na ako nagtuturo sa kanya sa Ate Kenji. Ayun. Ay, no? Uy! Pag-trainer. Ay, kito, sa vlog ni, ano, sir. Hello! Sa vlog ni... Set na namin ni Hardy. So, pa-exena na ngayon dyan. Ay, depend sa'yo. Kaya pinag-text ko, guys. Pamay na lang. Yogo? Pamay, susunod ako sa dito. Ano yan ah? Sabi niya sa kanina dati kasi yung minimum sabi ko is kailangan ang tumasing value niya, kailangan ng career niya. Kaya nabinigay ko sa kanina at good luck with Charlie, huwag mong mawala in niya. Pag nawala ko ng friendship over. Kaya yun. May ka-partner to yung mga hikaw at saka Reno. Wala mo na. May ka-partner talaga. Ay, sobrang bigat to ha. Sobra. Kaya kaya mo namin ngayon, eh, siyempre, marites mo na ako bilang doktor. Wala akong muna line. Ano, hayop ka? Sabi ko, pag hinampas kita ng, ay pag kailangan kong hampasin mo ako ng gano'n. Kung hinampas niya ako ng gano'n. Gumanan ako talaga sa kanya. Dude, wala sa script pala. Wala. Baka mamaya, mapalabas ko. Ang kuro siya tayo magkasama. Anong ngayon? Actually, same as before, pero kasi ngayon, bumababa na. Uli. Hindi. Hindi ko nakalimutan yung kabutihan na ginawa mo sa akin. Ang hirap-hirap na yun. Sorry. Ano ginawa? Ayun. Sige, random ko na to. Ayun. Sorry, na-achieve ako. Maka-achieve ka naman, Dok. Okay, mali. Ako. Ulit talaga. Hindi. Sakto. Ano ba yan, Dok? Okay, sorry po. Okay na yung set-rating. Baka lang gamitin kasi sa end. Apa. Doon lang tayo, Kendo. Okay. Salamat, Dok. Okay. Ready, and action! Dok, dito rin mo pala kayo nagtatrabaho? Yes, affiliate ako dito sa hospital na to. Kumusta ka na, pretty? I'm really sorry to hear na nangyari sa'yo to. Are you okay? Okay naman na ho ako. Pauwi na rin nga po ako. Oh, that's great. Kasi narinig ko sa mga kwento ng mga nurse. Buong storya, buong kwento. Hey, grabe. Niloloko ka, binubugbog ka ng asawa mo, and you don't deserve it. Sa kasamaang palad, oh. Opo, nagpakatanga ho talaga ako, pero hindi naman na ho ngayon. Pasis-pas na ho, Dok. Alam mo, hindi ko nakakalimutan yung kabutihan na ginawa mo sa akin, kaya tutulungan kita. Tutulungan kita makapagsimula, pretty. Dok? Ako, maraming salamat po, Dok, ha? Walang problema, Iha. Hindi po. Ako, pinagsasalosan mo ako? Paminta. Alam mo, Hector, takot na sa sarili mo. Ama, siguraduhin ko, magbubulakit ng lalaki sa kulong. Tara, let's go. Sige. Guard, oh, ayun o, oh, nangaano siya. Tara. Guard! Ayun na yun! Ayun na yun! Ayun na yun!
Akala ko ba talaga alam tayo? Sorry, alam ka lang. Nag-accuse tayo. So ito pala si Hector, ang asawa ni Pretty. Na asawa ni Mercy at asawa din ni Ruby. Ang galing. Ano ka ba? Ako si Bebe Mol. Since mahilig ka naman sa Pretty, sa Mercy, at sa Ruby, you can call me your baby. Hindi ka? Ano naman, di ka na mabiro. Sanggarong-sanggar na naman to. Joke lang. Ano ba, Hector? Tumigil ka na nga. Di mo na kami masisinda, kaya ako pumunta dito para sabihin sa'yo na tuloy ang kaso at magbubulo ka na dyan sa kulungan. Oh! Hurt ka pa ba? Kamusta ka na ako? Hamish, yun pa mo na ako. Lakas ko dito, papakasal na tayo. Tawin mo ko. Ano mo papakasal? Di ba makalakit ka? Saan naman ako magpapakasal sa isang batunggal at babaeng pagaya ko? Alam mo, ang tagal kong inantay na itong pagkakataon na ito na ikaw naman yung magbusa. Pinagmamalaki mo. Eh, baba? Wala! Ano ba? Huwag kasi nag-gaganyan! Pati ako, pinagsiselosan mo? Eh, paminta nga ako. Alam mo, Hector, takot ka sa sarili mong multo, no? Pati bakla, pinaghihinalaan mo? Bakla lang pala. Ano lang? Huwag mo nilalang-lang mo ang mga bakla, ha? Bakit ikaw, ano kang pinagmamalaki mo? Pagiging batuga mo, yung pagiging master mo sa pambabae. Pretty, huwag mo na aksayang ng panahon nito. Kung tutuloy mo pagdidemanda, hahanapan kita ng magaling na abogado. At sisiguraduhin ko, magbubulo kita sa kulungan. Tama. Tara. Ang tama! Aalis na kami, Tamod! Huwag ka nga! Mga ka-freshes, ang okay naman nito. Magti-taping lang o naka-ano pa, naka-pa-deer pa. Sa wheel. Tsaka naka-lumibitan na sapatos. Naka-role. Eh kung tawag ko yung mga bata ko dito, pakuha ko kasama. Baka to, Merry Christmas! Sa mabuting kamay ang negosyo ko, malaking tiwala ko sa iyo pagdating sa pag-handle mo ito. Tignan mo pa naman ang grand opening pa lang, diba? Jump-up at pasabi pa. Totoo ko. Diba ano? Tama yan, Doki. Upang-gabog-gabog. At dahil din dyan, ay ito ay strategies niya at saka ideas niya. Yo? Hindi naman, Udo. Promise you. Kudrit lang niyo dito sa mga panalugaw namin. Ako ganyan-ganyan ko kasi kami. Kudrit lang, pwedeng-pwede na ako. Ako, sigurado hindi magiging tayo. Yun! Ato, maraming salamat ko sa lahat, ha. Promise mo,
promise mo talaga na hindi ko kayo pinagkiwala sa akin. O siya, hindi na ako magtatagal kasi may duty pa ako sa hospital. So, gano'n mo na bahala din ang pinagkiyak. Kayo ni Bebe mo. Yes, Doc. No problem. Congrats. Thank you, Doc. Ingat, Doc. Bye-bye. Bye-bye, po. Ready? Come on. Ready? Ready? 5, 4, 3, 2. Action! Action! Merry Christmas! Kain kayo! Huwag kayo nangihiya. Ayun. Look, ano ka? Siguradong nag-package siya. Huwag kayo nangihiya. Alam mo, nasa lugo yung pagkain pa rin. Ayan, challenging, nakakatawa. Talagang may moment talaga pag nakita kami ni Ipon, talagang magtatawa na kami at magre-retake talaga. Ayan, so kung nagustuhan niyo itong video na ito, bigyan ako sa bagsak na like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa YouTube channel ko. And of course, don't forget to subscribe na YouTube channel Herlyn Hipon at syempre sa aming mga Facebook, Instagram, and everything I do sa TikTok. Syempre si Sir Wilber Tolentino Mima. Thank you! Bye! Ay, don't forget din i-subscribe natin mga ka-Freshness family natin kasama si Madam Inuts. Bye! Bye-bye!